the new song. You are now a new bagong nilalang kay Jesus. Ang ibig sabihin nito, ikaw ay may bagong buhay. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, bagong buhay. Bagong nilalang kapatid, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong puso, bagong music, bagong pag-iisip, bagong pananaw sa buhay. That is the new creation. Yun ang ibig sabihin ng bagong nilalang ni Jesus. In verse 10, believers, Ephesians chapter 2, verse 10, believers are considered to be what? The workmanship of God. Okay, Ephesians 2. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do what? Good works. Remember, Ephesians chapter 2, 8 and 9, sinabihan tayo ng Apostle Paul na ating salvation is by grace. It is a free gift from God. Through faith, pagkatapos pagdating sa 10, sinabihan niya, good works is important. Because as God's people, as believer, you are considered to be God's workmanship. Your creation is no longer by one. Hindi ka tayo ng Genesis chapter 3, chapter 2, and chapter 1, verse 21 to 26. Hindi na yung bigbigon sa ginawang balas that He created. But hindi. That is a physical creation. But this is what we call a spiritual creation. These things happen after our salvation. We are considered to be God's workmanship. Means, ang isang mananampalataya na gagayang at gagayang mo is God's workmanship, meaning you are a masterpiece of God. You are the magnum opus of God. Ang isang mananampalataya is a masterpiece of God, the workmanship of God. Because of our salvation, we become God's masterpiece created in Christ. Ano ibig sabihin ng masterpiece? Ano masterpiece ni Leonardo da Vinci? Mona Lisa. Ano yung magnum opus? Mona Lisa. The what? Mona Lisa. Mona Lisa. That is his magnum opus. That is his masterpiece. Mona Lisa. Ano ibig sabihin nun? Pag masterpiece, ibig sabihin, paborito. Amen. I read one article na yung Mona Lisa pala, hindi inutulugan yun ni Leonardo da Vinci hanggang natapos siya. Araw-araw sa buhay niya, he was just thinking on how to draw Mona Lisa. Every day in his life, he was visiting the painting. Ang sinisilip niya yun, pagkatapos hinipikit niyong mata niya, ini-imagine niya. Every day in his life for many years, he was doing it because Mona Lisa was his masterpiece. It is his what? Magnum opus. It is his favorite creation. And he is proud of it. Ganyan ang masterpiece. A masterpiece ay pinaka-favorite at pinaka-the best the work ng isang artist. Then if God, if you are God's masterpiece, then ibig sabihin, in Christ, favorite kami, Lord. Amen! Sabi mo sa kanil mo, favorite kami, Lord. Yes. That's the thing. Masterpiece niya. Workmanship ka ng Panginoon. Pinaka-favorite ka at pinaka-the best. Ganito. Di ba noon walang kwenta at walang direksyon ng buhay mo? Ngunit ngayon, dahil kay Jesus, naging masterpiece ka ni Lord. Favorite na, the best. Pagpalatakan pa natin ni Lord. Yes, this is it. Ibig sabihin, kung favorite ka at pinaka-the best ka, ano? Pang-display ka. Amen. Pang-model ka. Pang-display ka. Itong ibig sabihin ng verse 10.
Pagkatapos ni Juan, sabihin po, ang kaligtasan mo ay solo Kristo, sola gratia, sola fide. Sinabi niya, you are God's masterpiece. Dahil ang bagong buhay natin ay napaka-powerful na proof sa kaligtasan ng Diyos sa ibang tao. Kaya ngayon, kailangan natin, ano? We need to do good works because we are what? God's masterpiece. God wants to display your life to the people so that other people may know His salvation. Amen! That's the thing. Ang magandang kasap, magandang gawa ay hindi nakakaligtas sa atin. Ngunit ito ay powerful message para sa kaligtasan ng iba na wala pang Panginoon. Amen! Hindi ito, good words do not save us. Hindi ito nakakaligtas sa atin. Kasi naligtas na tayo nang tanggapin natin si Jesus natin tagapagligtas. But this good work is a very important tool of God in order for us, in order for other people to be saved. Our new life is a living testimony about the love of God and His salvation to others. Our life is a powerful message about God's love. Palakpakan po natin ang Panginoon. The big change in your life is a message to others. The good works that is being displayed sa buhay mo is a powerful message for evangelism. I tell you, kahit araw-araw, mag-house to house na ba for evangelism, kung ang buhay mo ay hindi nagbabago, you are wasting your time. Bakit? Why our life is a powerful message for evangelism? Why our big change is a message to others for God's salvation? Because many will be surprised kung nagbago yung buhay natin dahil sa ating kaligtasan. Because God is doing this work of masterpiece sa buhay natin. Many people will be surprised. Oh, yung sabi ng iba, bakit hindi nag-chismusa yung siya, no? Diba? Ano bang nakain niya? Di ba noon, masyadong chismusa niya? Pag tinanong ganun-ganun mo, sabihin mo, yay, kasi dinago na ni Lord ang buhay ko. Palakpakan mo si Lord. Praise God. Kaya na masterpiece ka, pang-display ka. Sabihin mo sa katali mo, pang-display ka. Pang-model ka. Favorite ka. Ha? The best ka. You are God's one. Workmanship. Dinidisplay ng Lord yung buhay natin sa ibang tao. Para makita ng tao at malaman ng tao, may Kristo to. Amen? Binago ng Diyos to. Okay? This is the present. Pwede mong baguhin din ulo ng buhay ko? Yes. Tanggapin mo siya ang Panginoon at kapagintas ng buhay mo kagaya mo. Kaya masterpiece ka ni Lord dahil pang-model ka. Amen? Sa iyong paggawa ng mabuti, hindi yan nakakaligtas sa iyo. Nakakaligtas yan sa ibang tao. Sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa nanay mo na hindi pa Kristiyan, sa kaibigan mo na hindi pa Kristiyan. That is very important for them. They will also accept Jesus dahil nakita nila ang buhay mo. I-display mo ang buhay mo dahil pang-display ka ay masterpiece ka ni Lord. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Oh, sa Jensen, yung mga sugarol at asinggero ng mga membro before na binago ni Lord, naging model sa kanilang family. That's the testimony right now. Grabe ba yung, di ba, last thing, I baptized more than 40 people. I'll be baptized more than 50 people this coming December. If you get it. Why? Kasi mo na, grabe yung display ng buhay ng pagbabago. Yung good works. Yung daming sugarol, lasinggero, babaero, yung dating mga drug addict, naging model sa kanilang family. Dinidisplay yung Lord sa kanilang family. Pag may family reunion sila, sila na ang nire-request na kanilang family na mag-pray. Sabi ng pastor, nung sugarol pa ako, nung addict pa ako, nung lasinggero pa ako, pagbihira, yung pamilya ko, malayo pa ako, wala na. Ayaw na nila akong pansinin.
Pero ngayon, pag dumating ako, kasama yung pamilya ko, naghihiwayawan sila. Hoy, nandito na si pastor. Sige, kakain na tayo. Kasi magpipray na. Palakpakan mo si Lord. Praise God. Pagbigistuhunin po sa panilibiryo niyo at sa inong sa Panginoon, sinasabihan sila ng kanilang mga relatives. O pumunta ka doon kayo, may Jun. O pumunta ka doon kay Jojo. At tanungin mo kung ano ang sikreto niya. Bakit wala na siyang bisyo? Pag display. Masterpiece. Amen. That's the purpose of what? Of good works. The masterpiece of God. You see, ang bagong buhay natin ay naging buhay na saksi sa kaligtasan ng ibang tao. Sa maraming maliligtas dahil sa buhay mo. Amen? So, ang ginang iba ba? Gusto ko rin na pagbuhay ng Lord kadaya mo. Kasi patuloy na ako. So, sabihin mo sa atin mo, pang-display ka talaga. This is good works is God's purpose in our salvation.